Pero sa kanyang paglalakbay, kasi nung panahon ay malayo yung ano, paglalakbay, siya ay hindi nakaabot doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Dahil malayo nga. So, siya ay binawian ng buhay on the way na pupunta siya doon sa. So, yun, hindi niya natanggap yung shahada. Hindi niya natanggap ang pagsaksi. Kaya yun ay hindi balik siya ng ano. Kasi ang sabi naman, ang pagpunta sa paraiso ay isang bagay na napaka saya ng tao. At napaka yun ang inaasahan natin mga tao. Pero ang sabi natin sa Biblia ay na ang lahat ng mga sumasamba na nasa Exodo by day, ang lahat ng mga sumasamba sa mga reporto pa sa mga gagay na nalikha ng kanilang kamay ay sila'y mapapaimpyarno ang kamaliwanag mo yun. So ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay din sa banal na Quran na paraiso ang naghihintay sa iyo kung ito ay tatanggapin mo ang tinatawag na La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hindi sa tingin nun ay ako sumasaksi na walang bangkas na labat sa bahin maliban lamang sa nagkasang Diyos na Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ako sumasaksi rin na si Muhammad ay kanyang huling sugot propeta. At sasaksihan mo rin na si Jesus ay hindi siya Diyos pagkos ito ay isang propeta ng Diyos. Dahil kailanman wala siyang sinabi na siya ay anak ng Diyos o siya ay Diyos. O siya ay kabilang sa isang Diyos kasi ang sabi niya doon, I was sent to the lost tribe of Israel. Pagka sinabi mo, I was sent to the lost tribe of Israel, ibig sabihin, ikaw ay isang mensahero. Di po ba? Kung naranda na po kayo, itutulungan po kayong bigkasin. Just follow up kami. Gusto, yun po yung ano yun. Nakanda po ba kayong tanggapin ng Islam? Pero yung consequences ay hindi ba? Okay, mas magandang tanggapin na ninyo ang Islam, hindi ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung about sa yung family. Kasi in terms sa pagsasahada, in terms sa papasok sa Islam, sa tamang pagsamba at sa tamang religion ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang una mong kalaban ay ano yung pamilya. Nasabihin mo na sa iyo ay, pero hindi ka nila maisasamba sa araw ng paghukom. Dahil sila ay makahatulan ayon sa kanilang paniniwala. Pero tayo, pagka tayo naging Muslim, yun yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay paraiso. Sabi nga sa isang ayat sa Banal na Quran na Ya ayyuhal ladina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ang ibig sabihin nun, kayong mga tao, matakot kayo nang may pagkatakot sa Allah. At huwag niyong hayaan na kayo ang mamatay mawala sa pagsimba, pagsamba sa Islam. Kung wala, hindi kayo mga Muslim. Yun yung maliwanag na sabi niya. Kung tayo ay mamamatay na wala naman tayo sa Islam, anong kayo yung hinatnan natin? Impyerno. Kasi yun din ang kasakit-sakit mo parusap natin. Sa maliwanag ba yun? Kahit sa Biblia na sabi niya, lahat ng mga sumasamba ng mga reporto, anumang ginawa nila sa kanilang kamay, sila yung mga papa, walang kabuluhan sa kanila sa araw ng paghukom at walang kabuluhan sa kanila sa araw ng pagkabuhay o sa isa. Sila ay may mga parusang kasakit-sakit sa kanilang buhay. So naniniwala po tayo doon sa yung pangalawang buhay, di po ba? Okay. Kung tatanggapin na ninyo ang Islam, mamaya pagkatapos mo tanggapin, paliwanag ko sa inyo kung ano yung ano doon sa... Kasi yung ang itinakatakot po ninyo ay kung ano sasabihin ng mga tao. Huwag po kayong matakot doon sa sasabihin ng ibang tao. Ang katakotan natin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi pagka siya ay sinamba mo o sinamba mo ang isang Diyos at meron siyang iba mong sinasamba, yun ay wala. Kasi ang sabi na sa Biblia ay, ang Diyos ay napaka-siloso. E bakit ka sasamba ng iba? Maliban lamang sa Diyos. Di ba?
So yung dapat natin kung nakakara kayong tanggapin, pasok yung sa puso at isipan nyo na yun na yung totoo. Dahil yun talaga ang totoo. Dahil ang sabi ng mga sa Barang Montana, yung binigay niya sa atin ng Islam, para yun na yung ating isapungan. Gusto nyo yung tanggapin ngayon? At huwag na natin siyang i-delay kasi ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huwag mong i-delay ang pagsaksi sa totoong Diyos, at huwag mong i-delay ang iyong pag-aasawa, at huwag mong i-delay ang paglilibing ng isang patay. Kaya yung mga Muslim, pagka nilibing ay pagka namatay, ito'y hindi abot ng 24 hours, ililibing siya. Dahil tayo, mga Muslim, ay babalik tayo na walang damit. Dahil dumating tayo sa mundong ito, wala tayong damit, kaya babalik tayo walang damit. Kaya sa Islam, hindi nilalagay sa kataul o anumang bagay na ito ay nilalagay sa linen cloth, yung puting damit. At yun lang talagang dadalhin niya. At iyong magandang gawa, yung dadalhin niya. Yung madadali yung kotso mo, bahay mo, lupa mo, dahil ang lupa mo, yun yung antak. Doon pa nilalagay sa... So while you are walking in this earth, sa ibabaw ng lupa, balang araw tayo ay nasa ilalim. Na paano pag-upagod prayers ng mga tatag na ang prayers, mas maganda yung prayers na ibibigay na yung yung prayer na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung sinasabi ni Jesus, Ama namin sa langit. Ayun. Sa amin, wala yun. Ang sabi niya, ang sa Muslim ay sa ngalan ng Allah, ang makabagin at maaway. Yun ang inaano. So, ibig sabihin, kung ganun ang dinasal niya sa Kristo, hindi ka Diyos. Maliwanag po yun. Di po ba? Kaya, ako dati rin akong Katoliko, wala akong alam sa Biblia, pero nung nag-Muslim ako, alhamdulillah, nalaman ko mo ano yung Biblia. Kasi yun yung ginagamit natin para sa kulang ng mga Kristiyano na para nang sa gumawa-unawaan nila na kahit sa Biblia, hindi pinapayagan, pinapahintulutan ng Diyos niya sumamba sa ibang mga bagay o anumang ginawa ng Diyos, ay anumang ginawa ng tao. Sabihin sa Biblia, pag-Muslim, wala kang kasi yung mga pamilya mo, Katoliko, hindi ka na pwede pumasok sa simbahan ng Katoliko kapag Muslim ka na. Ay, hindi na. Sila ang akayan mo na sila maging Muslim dahil ikaw ang dahilan para ikaw ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala para bigyan mo ng liwanag ang iyong pamilya. Ako noon, alhamdulillah, nag-iisa akong Muslim sa akong pamilya. Pero nung hindi ko sinabi sa kanila na mag-Muslim ako. So nakita lang nila kung paano ko magdasal at paano ako humingi ng tawad o humingi ng ano sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, niyakap ng mga magulang ko ang Islam. Kasama, yung ganyan letter o yung mga kapatid ko sa mga ano ko. Alhamdulillah, yun yung pinaka-importante. Hindi mo naman kailangan sabihin na ikaw ay Muslim. Show them as you are a Muslim by action, hindi yung or by words, hindi yung sasabihin na Muslim na ako. So, ipapaliwanag ko sa'yo after that, once na tinanggap mo ng Islam, kung ano yung dapat mong gawin para nang sa ganun ay maano mo yung pag-alaya mo sa Islam. Kasi ang katapunan natin, huwag na ikatapunan lang ang mga tao o pamilya natin dahil sila yung hindi mo, kung sila ay mamamatay na hindi mo kasi hindi sila Muslim, yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banu na Quran. Huwag natin hayaan na tayo ay mamatay na wala sa pagsamba sa Islam. So yun yung inaano, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung inaano natin, katapunan natin yun, huwag yung katapunan. Kasi ang mga hindi Muslim, hindi natin makikita yun sa paraiso. Yung mga hindi ko Muslim, hindi natin makikita sa paraiso. Dahil sila ay hindi nila tinupad yung tinuro sa kanila ni Jesus na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Diba ang sabi ni Jesus ay, I was sent to the lost tribe of Israel. Okay? Sabi niya na, Hear, O Israel, tingin niyo, O Israel. Sabi niya dun sa Mark 4, verse 29, diba? So maliwanag yun na,
sabi niya, tingin niyo o Israel, ang Diyos ay nag-iisang Diyos. Sabi niya, maliwanag doon, na hindi niya sinabi na, tingin niyo Israel, ako ang iyong Diyos. No, hindi. Sabi niya, tingin niyo Israel, ang Diyos at ang Diyos ko ay, ang Diyos niyo at ang Diyos ko ay isa, sabay natin siya lang isa. Maliwanag po yun. So, kung nakanta na po sa inyo tanggapin ng Islam, shahada. Madali lang, walang yung water na ibigin niya sa iyo ng mga pastor o kaswayo. Ito maliwanag sa bibig mo lang siya, bibig kasi, sa gilo mo lang siya, bibig kasi. And then after that, yung susunod yan, bahala na ang mga sister na magturo sa iyo kung magiging dapat na ituro sa iyo about sa Islam. Huwag po na yung katakutan ng pamilya niyo. Mas maganda nga, ito ang magiging ilaw sa kanilang sa isang bahay na madilim. Huwag po kayong matakot. Dahil ang mga promise ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang isang taong lumakap sa Islam ay nilinisin niya ng buko. Lahat na kanyang makasalanan ay mawawala ito. So, yun ay para siyang bahay pinanganak, bagong panganak. Yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sabi ng Diyos. Ang sabi sa pangalan ng Diyos, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ano pa ba ang nanong ko doon sa the most gracious, the most merciful? Kahit ano pa itong kasalanan mo nang ikaw ay hindi pa Muslim, ito ay patatamarin yun. So, hindi siya Diyos na wala, hindi nagpapatawad. Siya ay mapagpatawad. Kahit ano pang naging kasalanan mo, huwag ka lang namatay na hindi ka sumasamba sa nag-iisang Diyos. Dahil pagka namatay ka doon, yun yung impyerno ang tapat ng tayo doon sa Diyos. So, tutulungan ko po kayo sa bigkasin. Madali lang. Itatagalog ko siya, i-English ko siya, o i-Arabic ko siya. Nasa sa inyo po. Tagalog po, okay. So, i-Arabic natin at tatagalogin natin para nang sa ganun lubusan po ninyo maintindihan kung ano po ang ibig sabihin nun. No?